Hello po, Sir Bob. Isa po ako sa mga silent listeners ninyo simula pa noon. Mahilig kasi akong makinig sa mga katatakutan at nagustuhan ko naman ang inyong channel. Hindi ko akalain na ako mismo ay magbabahagi ng aking karanasan. Ako si Gab, isang Cebuano. Wala pa rin asawa dahil ako ang breadwinner sa pamilya. Sa kasalukuyan kasi, ako pa rin ang inaasahan ng mga magulang ko sa pag-aaral ng mga kapatid. Dito sa Cebu, marami na naglalakihang buildings. At gaya ng Manila, hindi rin nagpapahuli ang Cebu lalo tungkol sa pag-unlad. Hindi ko lang akalain na mararanasan ko ang kababalaghan na muntik kumitil sa buhay ko. Naniniwala ba kayo sa aswang? Siguro ang iba sasabihing oo, lalo na yung mga listeners natin na tubong probinsya. Yung iba naman, hindi, kasi never pa naman silang nakaka-encounter, lalo na kung nanirahan sila sa syudad gaya ko na narito sa Cebu. Pero hindi ko lang talaga in-expect na sa isang developing city ay dito ko pa talaga mararanasan ang matinding kababalaghan. Dahil laganap na ang teknolohiya sa panahon ngayon, kaya hindi ko rin na-imagine na maka-encounter ako ng nakakatakot na nilalang. Akala ko kasi hindi sila nag-i-exist, na hindi sila totoo. Pero isa pala ako noon sa malapit ng maging biktima. Lumaki akong hindi sagana sa buhay. Kung yung iba gumagamit ng stove at rice cooker sa pagluluto, kami naman ay sanay gumamit ng kahoy panggatong sa pagluluto namin. Simula pa kasi nung bata, ganyan na ganyan ang practice ni nanay at tatay, hanggang sa nadala namin sa paglaki. Sa kabila ng kahirapan ng pamilya ko, masaya naman kami at kontento sa buhay. Simula pa nung bata ako, Sir Bob, kasama ko na si tatay sa pagkuha ng panggatong sa kakahuyan. Siya ang hinahangaan ko pagdating sa kasipagan. Kahit mainit, wala siyang inuuruang trabaho. Dito kasi sa Cebu, kapag hindi ka nakagraduate ng college, hindi talaga madaling mag-apply ng trabaho. Isa po sa naging source of income ng pamilya ko o racket ni tatay, maliban sa pagtatrabaho sa construction, ay ang pagbebenta ng mga panggatong sa halagang 15 pesos bawat tali. Yun din ang naging dahilan kung bakit panay ang pagpunta namin noon sa kakahuyan kahit natirik ang araw. Natigil lang si tatay sa ganoong gawain nang magkasakit siya ng stroke. Simula noon, ako na ang mag-isang kumukuha ng kahoy para gawing panggatong o di kaya para ibenta. Gaya ng nakagawian simula noon, nalako yung aking sanggot o yung parang karit at bottled water na nire-refillan ko kapag ubos na yung lamang tubig. Hindi rin pwedeng mawala ang gagamitin kong pangtali para sa mga makukuhang kahoy. Tanda ko pa talaga noon, Sir, na tirik na tirik ang araw. Medyo mahangin din nung nagtungo ako sa kakahuyan. Yung tangi na papainggan ko lang noon ay yung huni ng ibon sa paligid. Kahit na mainit, tiniis ko talaga alang-alang sa pamilya. Saka sanay naman din ako sa trabaho, kaya nalalabanan ko ang matinding init nung araw na yon. Sa pagkakaalala ko, nasa kalagitnaan ng linggo yon. Hindi ko lang matandaan ang petsa, pero summer siya kaya walang pasok. Abala ako sa pagkuha ng mga panggatong doon sa dating pwestong kinukunan namin ni tatay. May malaking puno ng mangga roon na hindi pa namumunga dahil hindi pa nito panahon para magkaprutas. May matatayog ding mga kawayan doon. Minsan, nagdadala rin ako ng kawayan para gawing barbecue stick pandagdag sa kita. Sa Cebu kasi noon, kahit developing city pa siya, may mga part din namang marami pang kakahuyan na nagsisilbing pag-asa sa mga kagaya namin noong may hirap. Pawisan ako nung araw na yon na humantong sa matinding uhaw. Nang tingnan ko ang bottled water, nasa kalahati na pala ang laman nun. Kulang na kulang talaga. Pero wala akong nagawa kundi hintayin na lang na makauwi ako sa bahay. Ipinagpatuloy ko ang pagkuha ng mga panggatong. Hanggang sa nag-decide ako na umuwi na dahil sapat naman na ang nakuha kong kahoy. Habang naglalakad pa uwi buhat ang mga panggatong, ay may nadaanan akong isang kubo na nag-iisang nakatayo lang sa kakahuyan. Kilala ko ang may-ari nun.
Itago na lang natin siya sa pangalang Mang Andong. Minsan ko lang kasi siyang nakakausap at saka siya din yung tipo na tahimik talaga. Kapag nakakausap ko naman siya, hindi siya maatingin sa mga mata ko ng diretso. Hindi ko alam kung bakit ganun siya umasta. Siguro dahil din sa trauma na iniwan siya ng mga anak at asawa niya. Hindi naman namin alam kung bakit ganoon ang nangyari sa pamilya niya. Sa sobrang tuyo ng lalamunan ko noon dahil sa matinding uhaw ay hindi ko na talaga matiis. Nilapag ko muna yung buhat kong mga kahoy malapit sa malaking bato para hindi yun gumulong-gulong pababa ng bukid. Nagpunta ako sa kubo ni Manong Andong. Nagbabakasakaling andoon siya. Pero malaki naman ang tiwala kong nasa loob lang siya ng kubo dahil minsan lang naman siya kung bumaba ng bundok. Hindi nga ako nagkamali. Nadatnan ko siyang nagpapahinga sa kanyang gawa na kawayang higaan. Nagbigay ako ng paggalang sa kanya sa pamamagitan ng pagbati. Hindi niya ako binati pabalik. Hinayaan ko na lang siya at tumiretso na ako sa aking pakay. Humingi ako ng baso ng tubig sa kanya at hindi naman siya nagdamot noon. Binigyan niya ako agad. Diretsong inom ako na hindi tinitingnan ang laman noon. At saka hindi ko rin naman pinansin pa kung bakit amoy parang malansa yung tubig na binigay niya sa akin. Nagpasalamat ako kay Mang Andong. Ngumiti lang siya sa akin. Kumunot naman ang noo ko bago lumabas ng kubo niya. Medyo kinilabutan ako sa paraan ng pagtingin at pagngiti niya sa akin. Sumapit ang gabi noon, Sir Bob. Napansin ko na parang sobrang aktibo ko. Yun bang hindi ako makatulog kahit naman napagod ako sa buong maghapon? Gising na gising yung diwa ko. Kahit anong pikit ko, hindi ko magawang maidlip. Nakahiga lang ako sa banig noon habang tinitingnan ang buo kong pamilya. Sina nanay, tatay at mga kapatid ko na mahimbing ng tulog. Habang pinagmamasdan ko sila, bigla akong naiyak. Kasi nung pagtingin ko sa bubong namin, para bang gusto kong lumipad. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko noon. Naalala ko yung pag-inom ko ng tubig na binigay ni Mang Andong. Hindi nawala yung ganoon kong pairamdam. Yung parang gusto kong magwala at lumipad. Hindi ako mapakali at hindi rin ako nakatulog nung gabi. Kaya kinabukasan ay sinabi ko yun kay nanay. Agad niya akong dinala sa kaibigan niyang manggagamot. Hindi ako halos maapaniwala na nahawaan ako ng pagkaaswang ni Mang Andong. Pinainom ako ng langis ng manggagamot. Pantanggal daw yun ang hawa. Naging mabisa naman yun, sir, kasi naisuka ko kasabay ng aking laway yung dilaw at mangitim-ngitim na bagay na yun. Hindi ko maintindihan ang itsura nun. Basta nakakadiri. Ang sabi nila, kapag matagal daw naming hinayaan yon, yung dilaw na mangitim-ngitim na bagay na yon, ay magiging sisiw sa loob ko. Magiging yanggaw daw muna ako bago maging isang ganap na aswang. Hindi ko lubos akalain na mangyayari yon sa akin. Namuntik na akong maging aswang dahil lang sa pag-inom ng isang baso ng tubig mula kay Mang Andong. Noon naging malinaw sa amin ang naging dahilan kung bakit iniwan siya ng pamilya niya. Sa awa ng Diyos, hindi ko na nakita pa si Mang Andong simula nung maging bantog yung pangalan niya sa lugar namin. Siguro ay nagpakalayo-layo na siya. Sabi ni nanay na baka lumipat ng lugar para doon naman sumunod na maghanap ng mahawaan o mabibiktima doon sa walang makakakilala sa kanya. Sana lang ay hindi na maulit pa sa iba yung nangyari sa akin. Kaso, may instance noon na makalipas ang ilang taon, nung huling taon ko na nang pagpunta ng kakahuyan para maghanap ng mga panggatong, ay minapansin ako sa lumang kubo noon ni Mang Andong. Parang may malaking figura ng hayop na asing figura nung matanda. Kinabahan pa ako noon dahil baka mamaya ay atakihin ako. Bahagya itong napatingin sa akin. Hindi ko maipaliwanag yung itsura nito. Basta napakapangit nito. Wala itong buhok sa ulo. Medyo kulubot. Mas mahaba ang dila kesa sa tao. At itim na itim ang mga mata. Matapos yun ay mabilis itong tumakbo palayo.
Hindi ko talaga alam kung hayop ba yon o tao na nag-anyong aswang at kung si Mang Andong ba yon na binalikan ang dating tirahan niya. Minsan talaga ay mahirap magtiwala ng basta-basta sa mga taong minsan mo lang maasalamuha. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Sir Bob. Tama nga sila. Hindi lahat na maganda nakabubuti. Meron din kasing nakasasama. Magandang araw pala sa inyo, Sir Bob, at sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Dante, 37 years old, na atira ngayon sa Cebu. Isa po akong licensed civil engineer. Tubong Buhol po talaga ako, Sir. Doon ako pinanganak, sa Carmen. Pero kalaunan, nag-decide ang parents ko na lumipat kami ng Cebu dahil noong mga panahon na yon, 8 years old pa po ako. Hindi talaga madali ang buhay sa probinsya. Apat kaming magkakapatid, dalawang lalaki at dalawang babae. Pangalawa po ako sa magkakapatid. Naging maayos naman ang pamumuhay namin sa Cebu. Sa umpisa, mahirap yung adjustment kasi nasanay sa buhay sa province. Pero kalaunan, nasanay na rin naman sa buhay syudad. Ang akala kong maayos na pamumuhay ay hindi ko akalaing magbabago nung mag 21 years old ako. Na-experience ko kasi yung kakaibang pangyayari na hanggang sa ngayon ay hindi ko makalimutan. Bago ang birthday ko noon, Sir Bob, mga 2 weeks yon, bago ganapin yung 21st birthday party ko, napagdesisyon na ni na mama na mag-celebrate na lang daw kami sa restaurant. Pero since marami talaga ang makakadalo, hindi lang mga kaibigan ko sa university, pati na rin daw yung mga kamag-anak namin mula sa Bohol, ay nag-decide na lang kami na sa bahay gawin ang party. Todo handa si na mama at papa noon para lang maging maayos at maganda ang celebration. Nakakatuwa lang din na alalahanin ang araw na yon. Kasi pati mga kapatid kong minsan lang nagkakasundo sa isa't isa ay tumulong din para mag-ayos kasama si na mama at papa. Ako naman noong mga panahon na yon ay abala sa invitation. Dumating na ang araw ng birthday party ko. Natuwa ako kasi maaliwalas ang paligid. Dumating yung mga inaasahan naming tao. Marami ang dumalo at bumati. Yung iba, kilala ko. Yung iba naman, nagtataka ako dahil hindi ko sila kilala. Dumating din yung mga ninong at ninang ko na mula pa sa Bohol. Panay pa nga ang puri nila sa akin dahil lumaki raw akong magandang lalaki. Nagtanong pa nga sila kung may girlfriend na ako. Ang sabi ko naman ay wala pa. Still searching for love. Inaasar nga nila ako dahil kailangan ko na raw makahanap dahil baka umabot na sa puntong wala na sa kalendaryo ang edad ko. Natawa naman ako noon dahil 21 pa lang naman ako. Basta Sir Bob, noong mga panahon na yon, kahit matagal din kaming hindi nagkita ng mga ninong at ninang ko, hindi ko naramdaman ang pagkailang mula sa kanila. Abala nung araw na yon. Todo entertain ako sa mga bisita habang inisa-isa ko sila. Kinukumusta at kinakamayan. Napatigil na lang ako nung mahawakan ko ang malamig na mga kamay ng babae na nakaupo sa pinakadulong upuan. Agad ko siyang tiningnan. Natulala ako sa mukha niya dahil sobrang ganda niya. Marami na akong nakitang mga magaganda sa university. Pero kakaiba ang angking kagandahan ng babaeng ito. Simple ang dating niya, pero nakakaakit. Sa atunayan, nahatak ako dahil sa mga mapupungay niyang mga mata. Bilugan na medyo may pagkasingkit. Matangos ang ilong. May kaputian ang balat. Para ba niya akong dinala sa ibang dimensyon? Nagpakilala naman siya sa akin. Danara daw ang pangalan niya. Pamangkin daw siya ni Ninang Jane na taga Bohol din. Hindi naman nagtagal ang pag-uusap namin kasi kailangan ko pang makihalubilo sa ibang bisita ko. Pero yung isip ko noon, kahit nag-entertain na ng ibang bisita ay siya pa rin ang laman. Hindi ko alam, pero noong mga panahon na yon, bigla na lang akong naniwala na totoo pala ang love at first sight. Nang hindi na ako gaanong abala
ay binalikan ko si Danara. Dinalhan ko siya ng makakain at may inom dahil pansin kong hindi siya kumuha mula sa buffet table. Pero hindi niya ginalaw ang mga yon. Ang sabi niya ay busog pa raw siya. Hindi ko na lang siya pinilit dahil ayaw kong sabihin niyang wala akong respeto sa kanya. Pumayag din ako sa kagustuhan niyang umupo kami sa hindi gaanong naiilawang parte ng bahay. Umupo kami sa sulok. Hindi na rin ako nagtanong kung bakit gusto niyang humiwalay sa maraming tao sa party o kung bakit hindi siya tumabi kay Ninang Jane, kasi gusto ko rin talaga siyang masolo para mas makilala ko pa. Sa atunayan nga po, yun ang kauna-unahang pagkakataon na nagka-interes ako ng sobra sa isang babae. Puro kasi aral noon ang inaatupag ko dahil nga civil engineering ang kinuha ko. Ang sabi ko pa nga sa sarili, baka siya na ang maging girlfriend ko. Dumidilim na hanggang sa di ko na malayang gabi na pala. Panay-usap lang kami ni Danara. Mas lalong lumalim yung nararamdaman ko sa kanya nang malaman ko kung gaano talaga siya kasimpleng babae. Ang tanging pangarap lang daw niya ay maging isang successful na nurse balang araw. Naisip ko noon, may mag-aalaga na pala sa akin kapag matanda na ako kung sakali mang magkatuluyan kami. At sa isip ko noon, gagawin ko ang lahat para mapasakin siya. Kasi Sir Bob, gustong gusto ko na siyang ligawan noon. Ewan ko ba, para bang ayaw kong sayangin yung pagkakataon na yon na kasama siya. Pero para bang limitado lang yung oras naming dalawa. Hindi ko alam, pero yun ang pakiramdam ko noong mga oras na yon. Habang kasama ko siya at kausap, kumunot ang noo ko kasi tinitingnan ako ng ibang mga bisita. Yung paraan pa ng tingin nila, yung para bang may panghuhusga. Pero hindi ko sila pinansin. Kung ano man ang tingin nila sa amin ni Danara, wala akong pakialam nun. Ang mahalaga noong mga panahon na yon, na bago man lang sila umuwi ng Bohol kinabukasan, ay maiparamdam ko sa kanya na napakahalaga niyang tao para sa akin, kahit unang beses pa lang namin magkakilala. Humugot ako ng lakas ng loob na aminin sa kanya ang pakay ko, kung bakit nasa kanya lahat ng tingin ko at wala sa ibang mga babae na naroon sa party ko. Magsasalita na sana ako noon, pero nawala yung focus ko sa kanya nang mapainggan ko si Ninang Jane na biglang umiyak ng malakas habang may kausap siya sa cellphone. Dahil sa pag-aalala kay Ninang ay nawala sa isip ko si Danara. Nilapitan ni na mama at papa si Ninang Jane, pero hindi pa rin ito humihinto sa pag-iyak. Parang gusto niyang magwala noong mga oras na yon sa hindi malamang dahilan. Niyakap nito si mama ng sobrang higpit. Parang batang ayaw mawala sa magulang. Tinapik-tapik ni mama si Ninang, pero mas lalo lang lumakas ang pag-iyak nito. Pinapalibutan na kami ng mga bisita ko noon, pero wala kaming pakialam ng pamilya ko kasi wala na kami ibang gustong mangyari noon kundi patahanin si Ninang Jane. Parang bata na itong unti-unti nagsusumbong. Matamang nakikinig naman kami dito. Ang dahilan pala ng pag-iyak ni Ninang ay dahil namatay na raw ang pinaka-close nitong pamangkin na babae. Inadmit daw sa ospital noong nakaraan pang araw. Nanlamig ang tuhod ko noon, sir, nang malaman kong si Danara ang tinutukoy ni Ninang na pamangkin niyang kamamatay lang. Hindi ako halos makapaniwala. Halo-halo ang emosyon ko noong mga panahon na yon. At dahil nga hindi ko mapaniwalaan yon, sinabihan ko si Ninang at mama na nakausap ko si Danara mula pa kanina. Pero nagtaka lang sila at hindi naniwala. Pinadescribe ni Ninang Jane ang itsura ng Danara na tinutukoy ko. Mas lalo itong humagulgol nang makumpirma ang tinutukoy ko na pamangkin nga niya yon. Bumalot ang lamig sa katawan ko noong mga oras na yon, Sir Bob. Hindi ko na rin nakita si Danara sa kinauupuan niya. Imbis na maging masaya sana ang party ko noon, ay nauwi sa pagluluksa ng aming pamilya. Hindi talaga ako makapaniwala sa karanasan kong yun, na kung paano siya nangyari. Sumunod ba ang kaluluwa niya kay Ninang Jane, kaya naroon ang presensya niya, na bago namatay si Danara ay nagpakita sa akin ang kaluluwa niya, at bakit naman? Tama nga talaga yung sinasabi nila na ang kaluluwa raw na hindi pa tapos sa pakay nito sa mundo
ay magpaparamdam. Isa rin sa naging dahilan ay para tuparin ang kahuli-hulihang hiling ni Denara, ang makita ako. Hindi ako makatulog ng gabing yon, Sir Bob, dahil nalaman kong si Denara pala yung kababata ko na pinangakuan ko ng kasal kapag tumuntong kami sa tamang edad. Uso kasi noong mga panahon na yon kapag bata ka. Nainis at nanlumo ako noon dahil nakalimutan ko na si Denara nang nanirahan kami ng Cebu. Tuluyan kong naiwan yung mga alaala ko sa Bohol paglipat namin noon. Nag-guilty pa nga ako noon ng sobra. Kaya naman, nag-decide ako na kinabukasan, sumama kina Ninang Jane pabalik ng Bohol para bisitahin si Denara. Namatay pala siya sa sakit na leukemia. Karamdam ko ang sakit noon nang makita ko siyang nakahiga sa kabaong. Pero kahit ganun, hindi pa rin nawala yung angking kagandahan ng kababata ko. Kaya pala sobrang putla niya at napakalabig ng mga kamay nung hinawakan ko ang mga yon. Hindi na pala buhay yung kaharap ko, kundi kaluluwa na ng taong kasama ko lagi nung maglaro ng bahay-bahayan. Kahit hanggang ngayon, Sir, na 37 years old na ako, sariwa pa rin ang pangyayari sa utak ko dahil sa mismong birthday party ko pa nakaharap muli si Denara. Hindi ko rin yun makalimutan dahil yun din ang araw na iniwan na niya kami ng tuluyan. Hindi ko nga alam kung kaya ko pang magbahal ng iba kasi hanggang sa ngayon, siya pa rin ang nasa puso ko. Binibisita ko pa rin yung puntod niya sa tuwing birthday ko kahit malayo ang biyahe mula Cebu to Bohol, bilang pambawi man lang sa mga naging pagkukulang ko kay Denara. Siguro lumampas na nga ang edad ko sa kalendaryo, pero wala naman akong pakailam dahil bukod kay Denara, wala pang iba na napagpapatibok ng puso ko tulad ng sa kanya. Iniisip ko na lang na balang araw din naman ay magsasama rin kami. Hanggang dito na lang po, Sir Bob. Maraming salamat sa inyo at sa inyong channel dahil naikwento ko ang naging karanasan ko. More power sa inyo.